Magandang araw mga bata! Ang ating araling ngayong tatalakayin sa asignaturang araling panlipunan ay tungkol sa Payak na Mapa ng Aking Komunidad. Learning Competency, nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahalagang lugar at istruktura, anyong lupa at anyong tubig at iba pa. Tayo'y magbalik-aral. Panandali ang ipikit ang iyong mga mata at alalahanin ang itsura ng inyong komunidad at kung ano ang mga makikita dito. Ngayon ay maaari nyo nang ipikit ang inyong mga mata. Ano-ano ang mahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan at pokpasyalan ang matatagpuan sa inyong komunidad? Maaari ba kayong magbigay? Itaas lamang isang kamay nang nais sumagot. Alamin natin, kaya mo bang gumawa ng payak na mapa ng iyong komunidad? Kaya mo bang ipakita ang iba-ibang makasaysayan at mahalagang lugar, bantayog at mga pokpasyalan ng inyong komunidad? Ano ba ang mapa? Alam mo ba kung ano ito? Narito ang kasagutan. Ating itong basahin ng malinaw at may katamtamang lakas. Ang mapa ay lapad o patag na paglalarawan ng isang lugar. Ito ay isang napakahalagang sanggunian. Ano nga po ulit ang mapa? Ano ang pinapakita nito? Narito ang kasagutan. Atin itong basahin ng malinaw at may katamtamang lakas. Ipinakikita rito ang kinalalagyan ng iba-ibang lugar. Maraming impormasyon ang makukuha rito. Ano nga po ang ipinapakita ng isang mapa? Ano ang mga pangunahing direksyon? Basahin natin ang sabay-sabay. Ang hilaga o mula sa simbolong H ay katapat ng timog na may simbolo na T at ang silangan na may simbolo na S ay katapat ng kanluran na may simbolo na K. Sinasabing sa silangan sumisikat ang araw at ito'y lumulubog naman sa kanluran. Saan nga po sumisikat ang araw? Sa ang direksyon naman, lumulubog ang araw. Narito ang paglalarawan. Pagmasdan itong mabuti mga bata at inyong tandaan. Ano ang iba pang mga dapat tandaan? Maliban sa apat na pangunahing direksyon, mayroon ding pangalawang pangunahing direksyon. Ano-ano ang mga pangalawang pangunahing direksyon? Basahin itong mabuti. Ito ay binubuo ng hilagang silangan na may simbolong HS, hilagang kanluran na may simbolong HK, timog silangan na may simbolong TS,
at Timog Kanluran na may simbolong PK. Ano-ano nga po ang bumubuo sa pangalawang pangunahing direksyon? Narito ang paglalarawan ng pangalawang direksyon. Pagmasdan itong mabuti at inyong tandaan. Palawakin natin. Tingnan ang iba-ibang pananda na ginagamit sa paggawa ng mapa. Narito ang iba pang pananda na ginagamit sa paggawa ng mapa. Pagmasdan at tandaan itong mabuti. Ilan lamang yan sa mga simbolo o panandang ginagamit natin sa paggawa ng isang mapa. Sukatin natin ang inyong pakikinig. Sagutin natin ang bawat katanungan. Ano nga ba ang mapa? Itaas ang isang kamay ng nais sumagot. Ano-ano ang mga makikita sa isang mapa? Ano-ano ang bumubuo sa pangunahing direksyon? Ano-ano ang bumubuo sa pangalawang direksyon? Bakit mahalaga ang mga pananda sa paggawa ng mapa? Itaas lamang muli ang isang kamay ng nais sumagot. Ano-ano ang panandang ginagamit sa paggawa ng mapa? Maaaring iguhit ito sa inyong pisara. Para naman sa inyong unang gawain, iguhit ang mahalagang lugar, estruktura, bantayog, anyong lupa at tubig na makikita sa inyong komunidad mula sa inyong tahanan. Ilagay ang mga ito sa tamang direksyon. Maaari nyo nang kuhanin ang inyong kwaderno sa Araling Panlipunan upang simulan ang paggawa ng isang simpleng mapa. Para naman sa inyong ikalawang gawain, pag-aralan ng mapa. Isulat sa papel ang sagisag at panandang tinutukoy ng direksyong nakasulat sa mapa. Narito ang mapa. Sagutin lamang kung anong mga pananda ang makikita sa bawat direksyon.
Tandaan natin, may mga mahalagang lugar, bantayog, palatandaan at mga pook pasyalan ang maaaring matagpuan sa isang komunidad. Ang mga ito ay may pagkakakilanlan sa isang komunidad. Ang lokasyon ng mga lugar na ito ay maaaring nasa hilaga, timog, silangan at kanluran ng sariling tahanan. Maaari rin gamitin ang pangalawang pangunahing direksyon. Katulad ng hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, hilagang kanluran sa pagtukoy ng lokasyon ng mga nasabing lugar. Sa paggawa ng payak na mapa, makakatulong ang kaalaman sa pangunahing at pangalawang pangunahing direksyon sa pagtukoy ng mga nabanggit na pagkakakilanlan. At yun lamang para sa ating araling ngayong araw sa asignaturang Araling Panlipunan. Naway natutunan nyo ang paggawa ng isang simpleng mapa at paggamit ng mga lokasyon katulad ng pangunahin at pangalawang pangunahing direksyon. Maraming salamat!